Hi guys! What's up for our 26 Shippers? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, hindi ko na ito masyadong patatagalin pa kasi konti na lang ay malulobat na rin itong phone ko. And time check lang, it's already 7:30 in the evening. And sa mga nagsiselebrate dyan today ng Valentine's Day, Happy Valentine's Day sa inyo. And sa mga kagaya namin na hindi nagsiselebrate, okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. But anyway, hindi naman kasi yun talaga ang dapat nating pag-uusapan. Dahil sa video na ito, isashare namin sa inyo kung paano nga ba namin na-meet ang Liz Kent today. Yes, ngayong araw na to, February 14, 2019, for the very first time, na-meet namin ang Liz Kent. And kung interested kang malaman kung paano, please keep on watching. So, ayun nga, dahil kahapon, yung showing or first day ng showing ng movie ng Alone Together, ang in-expect talaga namin na guest sa Magandang Buhay Live kanina umagay ang Liz Kent. But unfortunately, hindi sila po pwede ng ganun kaaga. Kaya naman, iba yung naging guest nila. So kung hindi nyo pa napapanood yung video ng behind the scene ng Magandang Buhay kanina umaga, panoorin nyo na. Ilalagay ko na lang yung link sa my description box. And then, yun nga, nanood kami ng live ng Magandang Buhay. So 6 a.m. yung call time. And then natapos siya ng around 10 a.m. And then after noon, we decided na umuwi na lang. Until merong nakapagsabi sa amin from a reliable source at sinabi niya na alam niya kung saan namin makikita si Liza Soberano. And syempre, Liza Soberano na yun, so kami pa ba yung hihindi? And sabi namin na, okay, sige, go kami. So, yun na, pumunta kami dun sa location na sinabi niya and hindi namin in-expect na meron palang taping na mangyayari dun. So, syempre, taping yon hindi naman namin alam kung anong oras siya matatapos. Pero, ang ina-expect naming time, matatapos siya siguro mga nasa 3 to 4pm. So, imagine from 10am to 4pm naghintay kami. Until 4pm, si Liza Soberano pa lang yung nakikita namin. And, but guys, ito yung pinaka-highlight talaga dun eh. Nung nakita ko for the very first time nang ganun kalapit si Liza Soberano, grabe, wala akong ibang nasabi kayo ron kung hindi, gosh, ang ganda niya, ang ganda niya, ang ganda niya. Grabe guys, sobrang ganda niya talaga. Okay, alam ko paulit-ulit na ako, para naman ako sirang plaka. No? But anyway, gusto ko lang talagang i-emphasize sa inyo na sobrang ganda ni Liza Soberano. As in, kung nakikita niyo siya sa TV, sa magazine na maganda, mas lalo na sa personal. Kaya naman, eto na. Nag-start yung taping ng mga around 12 ng tanghali or magto-12 na ng tanghali. And then lumipas na yung ilang oras ng paghihintay namin na wala pa kaming kain. Naghihintay talaga kami dun sa labas na baka sakaling paalis na siya, saka lang kami hahabol ng picture. Pero lumipas yung 4pm, 5pm, 6pm. 6pm mula sa napakaraming fans na nando doon, naging apat, hanggang sa naging dalawa na lang kami ni Ron na natitirang naghihintay kay Liza Soberano. And may nakapagbanggit din doon sa location na yon na dadating daw si Enrique Hill. So, buo na talaga yung decision namin na hihintayin namin dumating si Enrique Hill, saka kami aalis. So, nung dumating si Enrique Hill, mga bandang 6:30, sabi namin, okay na kami doon. Ang importante, nasiguro namin na magkasama silang dalawa ng Valentine's Day. Pero hindi pa pala doon nagtatapos yung araw namin kasama sila. Kasi bandang mga 7 na ng gabi, after nilang mag-bonding doon sa location na yon, unang pumunta ng sasakyan si Liza Soberano. And syempre, nandun na si Liza Soberano. So ilang hakbang na lang, nandun na siya sa sasakyan niya. Bigla ko siyang tinawag ng Hopi. Tapos hindi ko in-expect na lilingon siya sa akin. And habang kinukwento ko to, nalalamig na naman yung kamay ko sa sobrang pagka-excite na ikwento sa inyo. So ayun, nung tinawag ko siya ng Hopi, bigla siyang lumingon sa akin. Tapos grabe guys, ang ganda ng ngiti niya. Ang ganda talaga. Tapos sabi niya, yes. Tapos sabi ko, pwede po magpa-picture, please, isa lang. Sabi niya, sure. Alam niyo yung feeling na paalis na siya dapat, tapos pinagbigyan niya pa rin ako na magpa-picture. And since kasama ko nga din si Ron noon, sinabi niya rin na kung pwede magpa-picture din siya. And pinagbigyan din naman siya. And then, few minutes after nung pagsakay ni Liza Soberano dun sa service niya, dumating naman si Enrique Hill para sundan din siya at sabayan dun sa service niya. So, syempre, since nandun na rin si Enrique Hill, di na rin kami nagkatubili pa na magpa-picture sa kanya. And, gagaya din ng ginawa ni Liza Soberano, kahit na nagmamadali siya kasi meron pa silang hinahabol na block screening, pinagbigyan niya pa rin kami ng pagpapa-picture. Thank you.
Thank you. Thank you. At yun lang naman yung gusto namin i-share sa inyo. So, if you are watching Ms. Liza Soberano and Mr. Enrique Hill, gusto lang namin magpasalamat sa inyo sa pagpapaunak nyo sa amin na makapagpa-picture sa inyo kahit na nagmamadali kayo. And congratulations na rin dahil blockbuster hit ang movie ninyo na Alone Together. And for Hopi, congratulations din sa pag-open ng bagong mong business. And that's it guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you did, please don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, RR26 Adventures, and ring the notification bell. Don't forget also to follow us in our social media accounts kasi mas active kami doon. And if you have video suggestions, just leave a comment in this video. And we'll see you in our next vlog. Bye!